Nakatayo mula sa upper deck ng yate habang nakatingin sa malawak na karagatan, ang dalawang palad ay nakapaloob sa magkabilang bulsa. He deliberately closes his eyes as he feels the wind touching his skin. Nanunuot sa ilong niya ang amoy ng tubig dagat, and he likes the smell of it. Hindi siya nagkamali nang bilhin niya ang yate noong isang araw. Malakas ang pakiramdam niyang magkakaroon siya ng payapang paglalayag ng mag-isa. For the first time in history ay makakapagbakasyon na siya mula kasi nang pamahalaan niya ang kumpanya ng kanyang pamilya ay nawala na sa isip niya ang salitang holidays and breaks. But this time, sigurado na siyang gugugulin niya ang isang buwan bakasyon sa dagat. Besides, ay mapapagkatiwalaan naman niya ang vice president ng kumpanya. They contact him anytime whenever they needed him. So, kailan mo gusto maglayag? Mayamayang tanong ni Troy. Ang pinsan niya na sumama sa kanya upang makita ng personal ang yate. Iminulat niya ang mga mata. As soon as possible, bro. Puliding sagot niya rito. Ang paningin ay nakatuon sa malawak na karagatan. That's great. Finally, naisipan mo na rin magbakasyon. I really had to. And besides, para saan ba at binili ko ang yating ito kung hindi ko rin gagamitin? Well, just have fun. Magsama ka ng chicks para sulit ang paglalayag mo. Nakangisipang turan ni Troy sa kanya. Well, see about that. Bilyong sabi nito, pero ang totoo ay wala sa isip niya na magpasakay ng kahit sinong babae sa kanyang sasakyang pangdagat. All he wanted to do is to be alone and far from society, yet to forget the woman who hurt him and caused him pain in his heart. He was engaged to be married to his ex-girlfriend Eunice. However, the woman cheated on him with his close friend. He was hurt as he trusted the both of them. But then, his body is bagging his girlfriend behind his back. He broke up with Eunice right at the moment when he caught them making out in one of his other friends in bar. Kung ang puso niya ang tatanungin, ay hindi siya gaanong nasaktan. Marahil ay hindi rin malalim ang pagmamahal niya para sa babae. But his ego was crushed. Hindi lang niya lubos akalain na magloloko ito at ang kaibigan pa niya. Dahilan pa ng babae ay wala raw siyang sapat na oras para rito. Well, he was guilty about that because he was always busy at the work. But his ego was crushed. Hindi lang niya lubos akalain na magloloko ito at sa kaibigan pa niya. Dahilan pa ng babae ay wala raw siyang sapat na oras para rito. Ngunit pinaulanan niya siya ng regalo bilang kabayaran. Sa tuwing hindi siya makakapunta sa mga dates nila, marahas siyang napabuntong hininga. Well, that's the price of being so damn workaholic. But there's only one thing for sure that he won't regret. Iyon ay nang tapusin niya ang relasyon nila ng babae. Bilisan mo ang pag-stroll around, bro. Sayang naman kung hindi ko susubukan ang yate na ito. Nagsalubong ang makapal na kilay ni Andrew at tiningnan ang pinsan. Mind to tell me what happened to Tito Oscar yet? Niyakap ito ni Troy sa balikat. Banda akong tumapak sa yate ng papa. Unless makasal kami ni Melissa. Andrew raised his brows, tila naghahanap ng paliwanag mula rito. Nahuli ako ni Papa na may kasayaw sa kama, sabi nito at sinabayan pa ng nakakalokong ngiti. Ano naman ang kinalaman niyon? Bumuntong hininga si Troy bago nagpatuloy. It was Melissa. Ibang babae ang kaniig ko that night. Babaero ka kasi. Alam mo namang nalalapit na ang kasal ninyo ni Melissa. Nagloloko ka pa rin. Paninermon dito ni Andrew. You know how I dislike the idea of marrying that woman. I don't love her. Alam mo naman yan.
Sina Papa at Mama lang naman ang may gustong makasal kami ni Melissa. But for heaven's sake, I won't marry here. Tinapik-tapik ni Andrew sa balikat si Troy. You can do something naman para hindi matuloy ang kasal, hindi ba? Sabi ng pinsan na halatang sumama ang mood na mabanggit ang tungkol sa kasal nito sa anak ng balae ng mga magulam. Of course, I won't marry here. Never ever marry anyone. Tama na ang mapasaya ko sila sa kama. Balang araw, makakatagpo mo rin ang babae magpapaibig sa pihikan mong puso. Troy just smirk na tila siguradong hindi mangyayari iyon sa buhay nito. I doubt that. I'm happy being alone and being around with women. Well, see to that, he said as he walks towards the step going down to the lower deck. Nagtagis ang mga bagang niya nang makita at mabasa mula sa dyaryo ang mayamang lalaki na nakatayo sa mamahaling yate na ayon sa balita ay kabibili lang nito. Bumangon ang kinikimkim na galit sa dibdib niya habang nakatitig sa larawan ng lalaki. Magbabayad ka, Andrew Villacorte. Nalalapit na ang katapusan mo. Sabi nito at kiniyumos ang babasahin ng artikulo. Naging stalker na siya ng lalaki. Buhat ng araw na matuklasan niya ang totoong naging kaugnayan nito sa kanyang kapatid. Lahat ng may kinalaman dito, pinapriority niya para kahit saan ito magpunta, ay alam niya, in that way, I'll be easy to her to do her plan. Kahit anong mangyari, ay hindi magbabago ang desisyon niyang iyon. Sa katunayan, ay nag-iimpake na siya ng mga gamit niya para sunduin ang lalaki at siguraduhin niyang magtatagumpay na siya sa pagkakataong ito. The devilish smile escaped from the corner of her lips as we continue fucking her stuff. Magandang pagkakataon iyon para maisakatuparan niya ang pagkitil sa buhay nito. 3 linggo ang hinihingi niyang leave sa kumpanyang kanyang pinaglilingkuran upang bigyang katuparan ang pinangakong salita sa yumaong kapatid. 3 buwan na buhat ng mabasa niya ang diary ng ate niyang si Irene at doon nalaman niya kung sino ang ama ng pamangkin niya at ng lalaking naloko rito. Mahal na mahal niya ang ate niya sapagkat ito na ang tumayong magulang niya. Buhat ng mamatay ang kanilang mga magulang, pero dahil sa isang lalaki ay nasira ang buhay nito hanggang sa tuluyan na itong mawala sa piling niya. Hindi nito nakayanan ang panganganak at kaagad itong binawian ng buhay sa pagsilang nito sa kanyang pamangkin na ngayon nasa pangangalaga niya. Mabuti na lang at kaagad siyang nakahanap ng trabaho pagka-graduate niya ng kolehiyo. Dahil kung hindi, ay mamamatay sila ng sanggol na dilat ang mga mata. At kung hindi pa sila lumipat ng bagong apartment, ay hindi niya makikita at mababasa ang diary ng ate Irene niya. Pinangakuan, pinaasa, pinaglaruan at niloko niya lang ako. Bigla tila isang ilaw na lumitaw sa balintataw ng dalaga. Bahagi lamang iyon ng linyang nabasa niya sa diary ng ate Irene niya. Sa dulo niyon ay ang pangalan ng lalaking naloko rito. Where are you going, Tita Mommy? Mula sa bukana ng pinto ay sumulpot ang kanyang cute na pamangkin ni Sasian. Ikaw pala, sweetheart. Come to Mommy and give me a big, big hug. Sabi nito sa 4 taong gulang na batang lalaki na kaagad namang tumalima at lumapit sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit na tila wala ng bukas na darating. I can breathe, Tita Mommy. Paus na reklamo ng bata. Oh, I'm sorry, son. I just can't resist myself not to embrace you tight. Sabi nito at niluwagan ang pagkakayakap sa pamangkin. Ang cute! Ang cute-cute mo kasi! Hinalikan nito ang pisngi ng bata. Are you leaving again, Tita Mommy? Muling tanong nito,
Baka sa inosenteng mukha ang lungkot. Ngumiti muna si Bea bago nagsalita. Kailangan na naman niyang maghabi ng kasinungalingan na idadahilan niya sa pamangkin kung bakit siya mawawala. Saglit lang naman, mawawala ang tita mami. Kailangan kong umalis dahil sa trabaho, I swear. I came back after a couple of days, okay ba iyon? Bibilhan rin kita ng toys. Hindi ba gusto mo ang mga iyon? Sabi nito habang kalong si Sian. Really, tita? Bibilan mo ako ng gan? Yup, but promise me ha, magpapakabait ka sa yaya ha, habang wala ako, okay? I will, mommy. I'll be a good boy. Masigla at mabilis ang sagot nito. Itinaas pa ang kanyang kamay bilang pagpapatunay sa pangako nito. Ginulo ni Bea ang buhok ng pamangkin at muli itong niyakap ng mahigpit. Labis niyang ikinatuwa ang pagiging bibo ni Sian. Kahit musmus pa lang ay kakikitaan na ng katalinuhan. Nagpareserba ng silid si Bea sa Pontefino Hotel kung saan huli niyang nakita ang lalaki. Kasama iyon sa plano niya upang maging madali para sa kanya ang pagpaslang dito. Umayon pa sa kanya ang magandang pagkakataon dahil nalaman niya na mag-isa lamang itong nakasakay sa kanyang yate. Good thing as well, dahil walang makakasaksi sa anumang gagawin niya. Gagamit siya ng lansya upang sundan ito at doon isakatuparan ang kanyang misyon. Napangiti si Bea sa bahaging iyon. At last, mangyayari na ang mga binabalak niya. Nakita rin niya ang pagsakay ng target niya sa yate. Mabilis siyang kumilos at kaagad tinungo kung saan nakahilera ang lansya. Ipinagpapasalamat niya at kahit paano ay natuto na siyang gumamit niyon. Kuya, gagamitin ko na po ang lansya. Nakangiting sabi niya sa may edad na lalaki. Bea Salvador po, pagpapakilala niya sa lalaki nang hindi ito kaagad nagsalita. Batid niyang nahalina sa pagmamasid sa kanyang alindog ang lalaki. Mistula itong nabato balani sa pagkatitig sa kanya. Matandang hitad, sabi niya sa sarili. Binigyan ng matamis na ngiti ang panot na lalaki. Nako, pasensya na ho kayo ma'am. Akala ko kasi si Angeloxin na ang kaharap ko. Nahihiyang napakamot ng batok na wika nito. Bea paced the sweet smile in her lips. Palabiro po pala kayo kuya. Lalo pa niyang ginandahan ang pagkakangiti kahit ang totoo ay gusto na niya itong batukan sa klase ng titig nito sa katawan niya. Manyakis! Nakasuot lamang kasi siya ng summer swimsuit na pinatunga ng life vest. Isiningit niya roon ang baril na gagamitin niya. Lutang na lutang ang maputi at makinis niyang hita. Hindi niya ito masisi kung makuha man niya ang atensyon ng lalaki. Hahayaan na lamang niya itong busugin ang mga mata sa pagkakatitig sa kanyang katawan. Hindi niya ito masisi kung makuha man niya ang atensyon ng lalaki. Hahayaan na lamang niya itong busugin ang mata sa pagtitig sa kanyang katawan. Hindi naman niya ito muling makikita. Sumunod po kayo sa akin, ma'am. Magaling na sabi nito. Sumunod dito si Bea. Her heart beat so fast inside her chest. Kaya nga ba niyang dungisan ang sariling mga kamay para may paghiganti ang kapatid? Makakaya ba niyang kitilin ang buhay ng lalaking nanakit sa puso ng kanyang ate? She walked towards the boat. Hindi siya pwedeng umatras gayong abot kamay na niya ito. Ano man ang mangyari ay kailangan niyang magtagumpay. Magkasunod na putok ng baril, kasunod ang pagpalahaw ng sigaw ng isang parak. Hinabol na mga ito ang dalawang lalaking may hawak-hawak na itim na bag. Halatang mga tulisan, kinituban siya ng hindi maganda nang mabatid na patungo sa direksyon nila ang mga ito. Shit! Akmang sasakay siya ng lansya nang biglang magpaputok ang isa sa mga kawatan. Tigil! Tigil ka!
Malakas na sigaw ng lalaki habang tinututukan siya ng baril. Baba! Baba! Mariing utos pa nito sa kanya. Damn it! Lihim na napamura na sabi ni Bea na mabilis na tumalima sa utos nito. Lumapit ka rito! Bilisan mo! Hindi makapaniwala ang dalaga sa bilis na mga pangyayari. Huwag kayong papaputok kung ayaw niyong basahin ko ang sentido ng babaeng ito. Pananakot na sabi ng lalaking may hawak-hawak sa kanya. Nagkatingin na naman ang tatlong pulis. Itapon ninyo sa tubig ang baril ninyo, utos ng isang magnanakaw. Galit man ay walang nagawa ang mga pulis kundi ang sumunod sa mga ito. Mahalaga para sa kanila ang buhay ni numang sibilyan. Sininyasan ng lalaking may hawak sa kanya. Ang kasama nito na paandarin ang speedboat. Sakay na pare, tawag nito sa isa. Hinagod muna ng lalaki ang kabuuan niya bago nagsalita. Sa isang lansya ka sumakay, sagot nito sa kasama. Isama natin si Miss Beautiful. Pampainit sa malamig na simoy ng hangin, nakangising wika nito. Nagimbal siya sa sinabing iyon ng lalaki. Nagpupumigla siya, ngunit malaki ang pangangatawan ng lalaki at higit na malakas kumpara sa kanya. Kahit kailan talaga, aktibo ang kamanyakan mo, sigunda ng kasama nito. Pero wala ring nagawa sa huli. Sakay! Utos ng lalaki sa kanya. Ikaw ang magmaneho. Marahas na ulit nito. Itinutok pa ang dulo ng baril sa ulo niya. Malikot ang mga matang. Sumunod na lamang siya. Maingat na kinapa ang baril sa lifeguard jacket. Maaga yatang madudungisan ng dugo ang kamay niya, sabi nito. Bago pinaandar ang speedboat, saan kita ihahatid? Panatag na tanong niya sa lalaki. Bagamat nasisindak siya sa maaaring gawin nito, sa kanya ay sinikap niyang maging formal at huwag magpahalata ng pagkatakot dito. Sa halip na sumagot, ang nalilibog na lalaki ay dinilaan nito ang batok niya. Diring-diri naman siya sa ginawang iyon ng kriminal na magnanakaw. Sundan mo lang ang kasama ko, sabi nito at hinihipo pa ang nakatambad na hita ng dalaga. Baka gusto mong itabi muna tayo at magparaos. Sesyon niya rito. Kailangan niyang pakisamahan ang lalaki. Kahit halos pati bitukan niya ay ninanais ng lumabas sa baho ng hininga nito. Nangingislap naman ang mga matang ngumisi ang mga tulisan. Gusto-gusto nito ang sinasabi niyang iyon. Pag sinaswerte nga naman oh, bukod sa maganda, mabango at malambot, mapagbigay pa, takam na sabi ng lalaki. Hindi makapagtimpi at hinipo ang kabilang dibdib niya. Ngit-ngit na ngit-ngit ang mga mata niya sa ginawang iyon ng lalaki. Tampalasan! Siya na never been touched ay basta na lamang hihipuan ng damuhong hudyong hublong na ito. Hindi na siya nakapagtimpi at binigyan ng ubod ng lakas ng siko ang panga ng lalaki. Naging dahilan iyon upang mapahiyaw ito sa sakit. Dahil sa tinamong sugat mula sa babaeng bihag, tumilapon pati na rin ang postisyon nito sa tubig. Mas lalo siyang nadiri nang titigan ang magaspang na mukha ng lalaki. Ay hindi niya magawa ang magpaangkin pa kaya dito? Leche ka! Sigaw nito sa kanya na hinila ang buhok niya at tinutukan siya ng baril. Easy boy! Nabigla lang ako. May kiliti ako sa parteng hinahawakan mo, sabi niya at pinalambot ang boses. Kahit pa diring-diri na siya. Kailangan niyang utakan ang lalaking gutom sa makamundong ligaya para sa kanyang kaligtasan. Hindi siya makapapayag na madungisan ang kanyang dangal at mas lalong hindi siya pwedeng masawi. Kailangan siya nisiyan at kailangan pa niyang isakatuparan ang kanyang misyon. Alam niyang hindi siya pababayaan ng mga pulis. Kaagad namang lumambot ang mukha ng lalaki na mahalatang kumbinsido. Nadala sa malimbing na tinig niya. Sige, ikanan mo sa parteng iyon. Muling utos nito sa kanya. Sumunod naman siya. Napalihim na dinobal check sa dibdib ang baril niya. Pero nanlungo siya nang mapagtantong may mga kasama ang dalawang magnanakaw mula sa likod ng resort. Ang pinagtataka pa rin niya ay sakay ng mamahaling yate ang mga ito.
Posible kayang hindi lang basta magnanakaw ang mga ito? Namumukhaan rin niya ang isang lalaking prementeng nakaupo sa harapan. Ito ang nakabunggo niya sa labi kaninang umaga. At sa itsura ng pagmumukha nito ay marahil ay pinuno ito ng mga kriminal. Pinanlakihan ng mga mata at tinagsa ng kaba ang dibdib niya. Nanganganib ang buhay niya sa kamay ng mga ito. Anong gagawin niya? Paano na ang pamangkin niya kapag nawala siya? Paano na ang paghihiganti niya kay Andrew Villacorte? Karma ba ito sa kanya? Ang aga naman. Sari-saring emosyon ang sumagi sa kanyang diwa ng mga sandaling iyon. Subalit isa lamang ang alam niyang kasagutan sa mga iyon. Hindi siya pwedeng masawi. Payapang pinagmasda ni Andrew ang resort na pag-aari ng kanilang angkan, sakay ng sarili niyang yate. Alam niyang may paparating na bagyo sa gabing iyon, subalit hindi siya nagpaawat kahit tutol ang kanyang ina. He took a deep breath habang sinasariwa ang masasayang alaalang magkasama sila ng dating nobya. Naroon pa rin ang sakit na inukit nito sa puso niya at buo niyang pagkatao. Ngunit kaagad din siyang napatiimbagang nang maalala ang pagtataksil ng dating kasintahan. Maliban sa puot na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib, ay wala na siyang makapangdamdamin para sa dating katipan. Wala na rin siyang tiwala pa sa sino mang babaeng makikilala niya.